Mission. Magandang buhay po sa ating lahat and welcome back to my YouTube channel. Ngayon naman po mga ka-Nation ay samahan niyo po akong magluto ng pork steak po o ang tinatawag po sa atin dyan sa Pinas ay niluto po sa toyo na baboy. Paboritong paborito ko po ito mga ka-Nation nung nabubuhay ang aking nanay kaya po tara at samahan niyo po akong magluto ng aking napakasarap na pork steak. Narito po mga ka-Nation ang ating pong mga kakailanganing sangkap, bawang, sibuyas, calamansi powder, toyo, paminta at mantika lang po ang ating mga kakailanganing sangkap. Ito po mga ka-Nation ang aking pork butt ay i-marinate ko na po kagabi sa calamansi powder at saka po sa toyo at saka sa paminta. Depende na po kayo mga ka-Nation kung gaanong calamansi powder, toyo at paminta ang ilalagay ninyo. Depende sa dami at sa panlasa po nyo. So ako po ay meron ditong 3 pounds na pork butt at gusto ko po sa talagang baboy and medyo may taba-taba po. So, umpisahan na po natin magluto mga ka-Nation at ito pong mantika ay pinapainit ko na po kanina kaya ito po ay siguradong ready na po. Katulad po ng dati mga ka-Nation, ako po ay naghugas na uli ng kamay at umpisahan na po natin ipirito ng medyo brown lang po, hindi po natin tutustahin mga ka-Nation at hindi po maganda ang baboy na tinutusta. So ito po ay medyo iba-brown lang po natin, tsaka po natin siya palalambutin. Pero napakanipis na po nitong pagkakahiwa po ni Hubby sa aking mga baboy. Yan po mga ka-Nation. At ito rin po ay aking ginagawang tusino, longganisa, at saka po imbutido siomay. So, marami pong pinagagamitan itong pork butt na nabibili namin kapag po ito ay nagsesale. Yan po mga ka-Nation. Atin lang po siyang ipipirito ng banhay. At saka po po palalambutin. Hindi po natin siya mga ka-Nation tutusta, hindi po masarap ang tinutusta. Yan po mga ka-Nation at pagkatapos po ay ako'y muling magbabalik para po ipakita sa inyo ang atin ang luto na pork steak. Ito na po mga ka-Nation ang atin pong ipinipiritong mga baboy at maya-maya lamang po ay lalagyan na natin siya ng bawang at saka po mga sibuyas. At pagkatapos ko ay ating ipapakita sa inyo kung ano po ang kinalabasan ng aking pong nilutong pork steak. So, mga ka-Nation, ito na po ang ating itinipiritong mga baboy at ito po ang second batch na aking itinirito. So ngayon po ay akin lamang po siyang itatabi mga ka-Nation. Lalagay ko na rin po itong itong first batch na ginawa ko. Tatabi lang po natin siya mga ka-Nation at saka ko po siya igigisa ang bawang. Ito po mga ka-Nation, bawang po. Gusto ko po talaga mga ka-Nation, maraming bawang po, promise. Isang buong bawang po itong aking ginamit mga ka-Nation. At talaga naman pong super duper bango po talaga. Yan po siya. At maya-maya lamang po ay atin siyang tatakpan. At saka po natin siya palalambutin pa ng bahagya. Pero napakalambot na po mga ka-Nation. Sapagkat tinikmat ko na po uli siya. At saka sabi ko nga po, manipis lamang ang hiwa pagka baboy. Ayan po siya. Kahit po mga baka, mga ka-Nation, manipis lang po talaga dapat. Para po talaga hindi siya matagal iluto. Ayan po mga ka-Nation. At pag po ako nagluluto ng
fourth steak, mga ka-nation, ay hindi ko pong inilalagay ang sibuyas. At hindi ko na po siya ino-overcook. Basta po pag nailagay ko na yung sibuyas, ayun na po siya. Tapos na siya. Dahil kinakain naman po natin ang sibuyas ng hilaw na ganun talaga. Lalo na sa mga sausawan, di po ba? Ito po mga ka-nation. Ito po'y aking tatakpan. At palalambutin pa po natin ng bahagya lamang. Mga 5 minutes lang po ito, okay na dahil napakalambot na nga po. Yan po siya mga ka-nation. Palalambutin po natin siya. At saka po tayo magbabalik na muli para ilagay po natin ang pinaka-final, ang ating pong sibuyas. Okay po? Mga ka-nation, buksan na po natin itong ating kaldero. At ilagay na po natin itong ating mga sibuyas. Binawasan ko po ng 5 kutsarang mantika ito dahil nagmantika po si Taba. Yan po siya mga ka-nation. At ilalagay na po natin ang ating mga sibuyas. Ganyan lamang po ako magluto ng pork steak mga ka-nation. Yan pong sibuyas. Hindi ko po iyan lalamugin. Yan po. Konting halo lang. Pagkatapos, luto na po siya mga ka-nation. Yan po. Yan po siya mga ka-nation. Luto na po ang ating pork steak. At tikiman time and plating time na po tayo. Ito na po mga ka-nation, ang ating pong nalutong pork steak. Okay. Okay po mga ka-nation, tikiman time na po tayo. Nako. Ang gusto ko po talaga dito sa pork steak ay yung may taba-taba po talaga mga ka-nation. Yan po, lagyan natin ng sibuyas. Sa itsura pa lang po talaga ay masarap na. Lalo na po ito kung i-marinate sa fresh na kalamansi, mga ka-nation. Eh, wala pa po kaming malaking kalamansi. Pero may mga bunga na po. Parap! Lasang-lasa po mga ka-nation yung kalamansi powder at saka po yung toyo. Hindi siya masyadong maalat. Tamang-tama lamang po mga ka-nation. Ay, nako. Super duper sarap po talaga. Ang lambot. Sabi ko nga po sa inyo mga ka-nation, manipis lamang dapat ang hiwa para mas madaling maluto, mas madaling kumapit po yung lasa ng toyo at saka po ng kalamansi powder. Sarap talaga, lambot. Gumawa na po kayo mga ka-nation at yan po sa Pinas ay ang daming kalamansi. Dito po ay napakadala kung hindi ka talaga mag-aalaga o magtatanim ng kalamansi. Pero kami po laging may tanim taon-taon po. At hindi pa nga lang po siyang malaki pero soon ay panay fresh kalamansi naman po ang aking gagamitin. Please like and share this video. Comment any suggestions of food you would like to see me cook. And I will do my very best to cook it for you. And if you are new to this channel, please subscribe and press the bell notification button. Salamat po and I'll see you again until my next video. Bye!